Papuhuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuhuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daibigan, lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo, sa araw na ito ay atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ng Panginoong Hesukristo, walang hanggang at dakilang pari. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Asan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong inalulugdan niya, pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpubunhi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin.
nais ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Pakuhin sa Diyos. Pakuri sa Diyos. Pakuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang iyong bugtong na anak na maging kataas-taasan at walang hanggang pari para sa iyong kaluwalhatian at para sa aming kaligtasan. Marapatin mo na sa pagkakaloob ng Espiritu Santo ang iyong mga hinirang na mga lingkod at katiwala ng iyong mga misteryo ay makatupad ng may katapatang lubos sa atas ng paglilingkod na kanilang tinanggap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon nagagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatalim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakila at hamak, ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sinabi ng poon, sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek.
Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sasamahan ka ng madla. Kung dumating ang panahon, lusubing ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang tanghali din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito, Webes, ay atin pong ginugunita at ipinagdiriwang ang kapistahan ng Panginoong Hesukristo, walang hanggan at dakilang pari. Ito po'y ating ipinagdiriwang tuwing unang Webes matapos ang Pentecostes. Ayon po kay Santa Teresa ng Calcuta, sinabi niya na kailangan natin ang pari sapagkat kailangan natin si Jesus.
Ang pari ay isang buhay na larawan ng pag-ibig ng Diyos para sa kaniyang bayan. Siya ay tinawag at pinili ng Diyos, hinirang at itinalaga para sa mga banal na gawain. Isinusugo at kasangkapan ng Diyos upang itaguyod ang kaniyang kaharian. Si Jesus Nazareno po ay ang tunay at dakila at walang hanggang pari na patuloy na inibinigay ang kaniyang sarili para sa ating lahat. Bilang pari, siya po ang tagapamagitan ng sangkatauhan sa Diyos Ama. Siya rin ang tagapamagitan ng Ama para sa ating lahat. Ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo, at sa Kanya ay patuloy tayong inuugnay at inilalapit sa Diyos Ama. Sa sinaunang Israel, kinakailangang isilang mula sa tribo ni Levi ang isang pari bilang pinakamahalagang pinuno ng pananampalataya. Mayroon silang natatanging tungkulin. Ang bawat punong pari ay itinilagang mag-alay ng mga handog at kaloob. Ang ating pong mahal na pong Jesus Nazareno ang itinuturing nating pinakadakila at pinakamataas na pari. Dahil bilang tagapamagitan o bilang tagapaghain ng handog, hindi na siya nangangailangan pang kumuha ng haing ihahandog sa Ama, kundi ang kanyang sarili mismong buhay ang naging alay, handog at sakripisyo para sa Ama, para na rin sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan at para sa kaligtasan ng sanlibutan. Si Jesus ay dakilang pari at ang kanyang pagkapari ay para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama at sa kapakanan ng kaniyang sambayanan. Siya'y tagapag-ugnay at tagapamagitan para sa ating lahat. Kaya naman, ang pagkapari ng lahat ng mga pari ay nakaugnay at nakaugat sa pagiging pari ni Kristo. Kaya nga po kung inyong mapapansin, isa sa pangunahing gampanin ng isang pari ay ihatid ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo sa lahat ng pagkakataon. Ang mga pari rin ay sisidlan ng biyaya ni Kristo. Sa pamamagitan nila ay nagkakaroon ng daluyan ang mga biyaya't pagpapalang kaloob ng Diyos. Sila ay hindi lamang basta instrumento, bagkus bukod sa banal na Eukaristiya, isa silang buhay na tanda kung saan ating totohanang nararanasan ang kapanatalihan ng Panginoon sa ating daigdig. Kaya mga minamahal na kapatid, sa araw pong ito, alalahanin at pasalamatan natin ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pagiging tagapamagitan sa atin at sa Diyos Ama. At bilang paring walang hanggan, naway tularan natin siya sa kanyang mga sakripisyo at pag-aalay ng sarili dahil tinawag tayo na maging kapwa manunubos ng kanyang planong kaligtasan. Kaya't ang ating panalangin sa mga sandaling ito, Panginoon, salamat po sa inyong pagiging dakilang pari. Tinubos mo kaming mga makasalanan. Hindi mo kami pinabayaang nag-iisa. Nagsugo ka ng mga paring magiging katuwang mo upang ang Diyos ay patuloy naming maparangalan. Sa banal na Eukaristiya, patuloy kaming nakakapaghandog ng mga sakrapiso dahil sa mga paring
ginawa mong instrumento. Salamat, Ama, sa biyaya ng mga pari. Tulungan at patnubayan po ninyo kami. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bagamat nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo ng katotohanang ito upang manalangin para sa lahat ng tao, kaisa ni Kristo na hindi nagnanais na may maligaw ng landas, na nalangin si Jesus sa Ama para sa tunay na pagkakaisa ng lahat ng kaniyang mga anak. Sa bawat panalangin at kahilingan, ang atin pong itutunggod, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng Kristiyano, naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya, naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan at may sakit, naway magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng kanyang presensya, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway mabuhay ng walang hanggan, kasama ng Diyos ng pag-ibig, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama din po natin sa ating mga panalangin sa mga sandaling ito, ang lahat ng ating mga kapatid at mga kadibotong nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga pamilyang nagugutom at walang makain, ang mga naghihirap at mga naghihikahos sa buhay, naway patnubayan at ingatan sila ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Butihing Ama, habang iniibig namin ang isa't isa, nabubuhay ka sa amin at nagiging ganap ang iyong pag-ibig na nasa amin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Isang sambahayan.
bayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming tagapamagitang si Hesukristo ay siya nawang tumulong sa amin upang maging kalugod-lugod sa iyo ang aming mga handog na ito at kami naway gawin mong kalugod-lugod na hain sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo, ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maihain ang bagong tipang walang hanggan at ang pagganap nito'y mapasa iyong sambayanan. Itinampok niya kaming sambayanan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipinamana niya ang kaniyang ginampanan sa mga hinirang at pinatunguhan ng mga kamay sa pagsasalo sa huling hapunan. Ang paghahain ng anak mong muling nabuhay ay pinangunguluhan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkang dinudulutan ng salita mo't pagkaing bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-ati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Pinangkaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat.
Narito po ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Piging na ito ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Tikmanin niyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Inuming inihahain dugo ni Kristong butihin, hinati-hating pagkain, katawang alay sa piging ni Jesus para sa atin. Sa piging na ito ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Sa piging na ito ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos
Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan po ang mga bumili ng Nazareno Medallion na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo po ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza Sanan lamang po ang labasan ng lahat. Subunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magdulot nawa sa amin ng ibayong buhay ang banal na paghahain na aming ipinagdiriwang at tinanggap upang sa aming matibay na bigkis ng pagmamahal sa iyo, kami manatiling nagbubunga na magtatampok sa amin sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas, mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, pinipintuho ka na kamin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati pa namin.